Magandang araw mga katukaan. Nandito na naman po tayo at pumasyal na naman tayo sa isa sa ating mga Champions of Excellence. So nandito po ngayon tayo syempre sa manukan ng ating Champions of Excellence na si Sir Roel Galaura ng Black Ghost Game Farm. Sir Roel, good morning. Yes, good morning Sir John. Mga katukaan, magandang umaga sa inyong lahat. So Sir, kwentuhan mo naman kami dito sa linyada na hawak mo ngayon. Itong hawak ko ngayon ay isang black hats na dinevelop ko. Usually, composition ito ng hat saka Melsims Black. Maganda yung pangangatawa nila. Magandang abilidad. Matitigas yung buto. Hindi masyadong matangkad. Pangstagan ang ano nito gamit. Angat sirado sila, usually parang sweater yung ano nito yung laro. At saka maingat din sila sa ano pagdating sa lupa. Siyempre, malalakas. Nasubukan natin tong mga linyada nito, yung mga inilaban natin nung panahon ng NCA, yes. Nag-champion tayo. So yung cutting ability talaga namang hindi matatawaran. Ito bang mga to sir, may mga lumalabas na early maturing or late maturing? Yes, ulit itong black hats na to is early maturing talaga sila. Designed for stagan talaga to. Okay rin sila pagulangin, pero pag talagang medyo tumanda na sila ng halos tatlong taon, medyo bumabagal yung reflexes din nila. Yun lang napapansin ko. Matibay sila sa basaan. Yun ang bagong ginawa ko na hindi katulad ng mga dating mga black na sabi nila natutulog sa basaan. Ito ngayon, hindi. Talagang maasahan to. Matutulog ang kalaban pag tinamaan. Yes, natutulog. Okay. So sir, syempre yung mga katukaan natin na gustong magsimula, gustong, kumbaga, ang gustong maging base blood itong mga blacks na ito, saan ba magandang i-cross, saan magandang i-blend? Usually ito magandang i-blend talaga sa hats. Gilmore o Lipper. Mm-hmm. Kasi doon siya parang dinisay. Pwede mo siyang lagyan ng mga light foul, yun lang, pang kulay niya mag-iiba. Mm-hmm. Parang papangit yung hindi na magiging ano yung tan. Pero yung fighting, talaga... yung fighting style, madadala at madadala nila. Mm-hmm. Okay. Sa dami natin sir na nailaban na ganito, syempre gusto nilang marinig. Paano ba natin na kinukondisyon at hinahanda yung mga ganitong linyada? Usually, sa paghahanda naman ito, light training lang, lalo sa stag. Kasi may gymnast na ito eh. Kailangan mo lang alalayan talaga, instinct ng manok na ma-point mo lang na maayos, pwede na. So yan, yung po mga naghahanap no, nung black hatch na gustong maging foundation blood, tawagan nyo lang po si Sir Roel para kumbaga ma-share niya sa atin yung style ng pagkukondisyon at syempre ng pagbibreed dito sa mga ito. Mga katukaan, syempre kasama pa rin natin ang aking idol na si Sir Roel Galaura. Nung nakarang episode, yung kanyang mga black hats ang kinuwento sa atin. Ngayon po, alamin naman natin yung hawak niya ngayon na talisay. Sir Roel, good morning. Yes, good morning Sir John. Mga katukaan, magandang umaga sa inyong lahat. Itong hawak ko ngayon ay isang Harold Brown Gray. Usually, ang pinangalan ko talaga ito, ang pangalan ito is MB Gray. Galing po ito kay Boss MB. Ito na lang po ang talagang iniingat-ingatan ko na parang pamana niya sa akin. Ito yung namamanok, ang gagaling, talagang magagaling sila pag pumalo. Ang gymnast nila nandoon. Sir, kitang-kita naman yung grabe, nagbabaga yung pagkapula ng mga mata. Talaga namang sinyales na healthy at kumbaga siguro sa tibay sa laban nitong mga to, talagang hindi matatawaran. Yes, Sir John. Usually ito talaga ang pinaka, kumbaga, sekreto nila yung mata. Talagang mapupula talaga yung mata nila. Tsaka yung hubog ng katawan nila, ang ganda. Medyo malapuso sila. So, ito bang mga ito, majority ba lumalabas na pecom, straight comb? Usually, ang talagang ano nito, minsan lumalabas sila ng straight comb. Mas karamihan talaga pecom. May ano kasi ito karamihan naman doon kasi sa pecom na talagang pinapapuro, medyo... ang angat nila hindi masyado. Talagang medium-medium lang, pero mas malakas sila sa ilalim kaysa sa straight comb.
Yung mga pinadala mo dati, sir, na ginamit natin sa mga derby sa Manila, eh bumibilang ng panalo. So basehan natin ito na kumbaga yung linyada eh kumbaga maganda ang winning percentage. Yes, kaya nga iniingat-ingatan ko to. Ito rin yung kumbaga nagpapakilala sa akin ngayon dito sa South. Talagang willing-willing sa bumili ng ganito sa akin. Eh ito ba, sir, mga to eh saan nila magandang i-cross kung gusto nilang kumbaga gamit? Usually pwede silang i-cross sa sweater, pero sa akin kasi, sir John, sa ngayon sinubukan ko sila sa black. Ang ito naman, dati talagang street breeding lang ako. Ngayon ko lang sila nilalagyan ng ibang bloodline para at least malaman ko kung talagang consistent sila. Kasi sa kanilang lahi, talagang consistent sila. Hindi ko nilalagyan dati ito ng ano, street breeding talaga ang ginagawa ko nito. Oh, sir, sa conditioning naman at pointing, eh, paano ba ang estilo nito mga Harold Brown? Paano ihanda? Isali ito, kailangan mo lang talaga bigyan ng kunting kilya pag lumalaban ka na. Ida-dry up mo ng kunti para ang reflexes niya maibat mo na maayos yung paa niya. Saka madaling i-condition to. Basta buo yung katawan, kunting ano lang, yung kailangan lang buo lang talaga yung katawan din bago mo iparidyo sumunod. Oh, sir, gusto rin ano, gusto ko rin malaman. Ang isang Royal Galaura ba ngayon, paano pumili? Ang sa akin naman medyo abang ng kunti. O di kay, dalawang klase lang pinipili kayo. Yung tumatakbo na umaangat ng tudo, saka yung medyo abang. Yun ang ano, saka abang na biglang bi-vertical. Yun lang ang talagang binabasa, saka may labas ng kunti. Yan, so dapat talaga yung abilidad ng manok eh, mabasa natin. Base dun sa gusto natin. Ay, na ano naman yan eh. Usually, alam mo naman sa breeding na yun ang talaga ang magiging labas niya. Nakita nyo naman, di ba, yung mga linyada na pinopropagate at napakagagaling na mga bloodlines ng premiado nating Champions of Excellence na si Sir Roel Galaura.